So yan po ang waterfall, mga kababayan, no? Kita nyo ba? Ayan. So medyo malapit-lapit na tayo. Okay, so ito ang butas ng mga Japanese treasure hunter, mga kababayan. Ayan. So ang sign dito ay dyan daw nakalagay. Ay, babaw na yan. Kaso, binasag ng mga residente dito. At, ayan. So ang nakuha daw dito, mga kababayan, sabi sa may-ari ng lupa dito. So ang nakuha daw dito, mga kababayan, sabi sa may-ari ng lupa dito, isang kahong gold bar. Grabe, no? So ang naka-advantage yung mga Japanese treasure hunter, mga kababayan, is meron silang mapa at saka may mamahaling uri ng mga detector, no? So ngayon, papasukin natin yan. So tingnan muna natin dito sa kabila. So dito sa right side, may tubig rin na umaagos. Pero mahina lang, mga kababayan. So yan lang ang tubig na umaagos dito. Ang waterfall na ito, mga kababayan, hindi naman siya masyadong mataas. Pero may malaking sikreto para sa gitna nito. So dito ang hukay ng mga Japanese treasure hunter. Lugar na yan. Ayan. Ayan, mga kababayan. So, kailang hukay dito, hindi naman masyado malalim. Okay. Pasukin muna natin, mga kababayan. Oh, treasure hunter. Oops. Ito na. Medyo malakas ang abas ng tubig dito. Ipakita nga lang sa inyo mga bakas na naiwan ng mga Japanese treasure hunter sa waterfall na ito. Labas muna tayo. Malakas na kapit ang tubig, mga kababayan. Ayan, nabasa pa ako.
Ang bato na ito, mga ka-treasure hunter, ay malaki po ito at ang kanyang hugis, mga ka-treasure hunter, ay turtle sign. Tingnan natin siya sa malayo para ma-emphasize natin ang kanyang kabuuang hugis. Kung dito natin titingnan, mga ka-treasure hunter, ay kita natin na turtle na turtle ang kanyang forma. Doon siya nakatingin sa area na yan. So, ngayon mga ka-treasure hunter, ang area na yan ay dyan talaga ang deposito. Kaso, nakuha na mga ka-treasure hunter. Balikan natin mga ka-treasure hunter, tingnan natin ang turtle sign na ito. At dyan mga ka-treasure hunter, may makikita tayong arrow. So, yan. Araw yan mga ka-treasure hunter, tapos mga 3 meters mga ka-treasure hunter, nandito yung turtle sign, ito yung katawan, tapos yan ang ulo. Kung saan siya nakaharap mga ka-treasure hunter, doon mismo ang deposito. Sa lugar na ito mga ka-TH, matagal na po namin hinanap ito, kaso ngayon lang namin natagpuan at wala na talaga ang deposito dito dahil nakuha na sa ibang treasure hunters mga ka-TH. Sasahin namin mga ka-treasure hunter ay may isang falls na hindi naman masyado mataas at sa baba may isang bato mga ka-treasure hunter na kanyang hugis ay turtle sign. Kapag gantong sign mga ka-TH yung turtle sign, madali lang natin na hanap ang treasure dahil kung saan siya nakatingin ay doon mismo nakalagay ang Yamashita treasure, yung deposito. So ngayon mga ka-treasure hunter, mga 4 meters away, so dito ang deposito sa area na yan. So ngayon nag-vlog lang ako dito para ipakita sa inyo na kapag makita kayo ng turtle sign, ang treasure mga ka-treasure hunter ay nandun sa kanyang harapan. At depende po yan mga ka-treasure hunter, ang turtle sign na ito ay nakataas ang kanyang ulo. So kapag nakataas ang kanyang ulo mga ka-treasure hunter, ibig sabihin nun ang treasure deposit dyan mga ka-treasure hunter ay doon mismo nakalagay kung saan nakatingin ang turtle sign. So yan, nakataas ang ulo ng turtle sign dito mga ka-treasure hunter, at tamang tama na dito nakalagay ang deposito. So yan mga ka-treasure hunter, pasensya po kayo, hindi maklaro yan, hindi natin makita kasi malakas ang agos ng tubig dito mga ka-treasure hunter. Maraming salamat po sa panonood, at kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga new uploads natin mga ka-treasure hunter, mga kababayan.